Hello, what's up? This is Scottman. Back again for another video. Pag-uusapan natin is si Oketel WP13 5G. Ah, baliktad pala. Yan. Oketel WP13 5G. Kung interesado ka, let's start. So yun, kung interesado agad na kayo sa price, ang price po niya kung sa Lazada kayo bibili na sa 15,500 siya. Pakita ko sa screen na lang. Pero kapag kabinilin siya sa Banggood, magiging 12,300 na lang yata siya. Around that. So that's 3,000 mahigit na difference sa price. Napansin ko lang recently, nung nag-check ako, kino-compare ko kay Banggood at saka kay Lazada ang price ng mga gadgets, lagi mas mura kay Banggood. From 200 pesos to 5,000 pesos na price difference. Guys, kung ako sa inyo, checkin nyo si Banggood kapag may gusto kong bilhin sa Lazada na gadget, na smartphone, tablet, or any Android something, basta mga gadgets, checkin nyo rin muna kay Banggood, okay? Yung link kay Banggood as a video description. Checkin nyo. Sayang yung discount. Although, mas matagal nga lang ang delivery ng konti kasi magiging 1 week. Usually, diba, 3 to 5 days lang naman kay Lazada. Kay Banggood nga lang yata abutin ng 1 week may get. Pero, the point is, cash on delivery naman yun eh. Maghihintay ka lang ng konti, nakatipid ka na. Anyway, start na tayo. Kay Oketel WP13 5G. Ang specs niya, syempre. Specs. So, unang-una, syempre, Android 11 po siya. Stock Android 11 po yan. Stock Android 11. Tapos, Dimensity 700 5G. Ang graphics card niya is dual-core na Mali G57 MC2. Okay? So, huwag masyadong mag-expect. That's dual-core lang na graphics card. Tapos, yung screen niyang yan, from here to here is 6.52-inch IPS LCD lang at 720p HD Plus lang siya. Okay, 720p lang. So, huwag mag-expect. Pero, the point is, may reason niya kung bakit ganyan ka liit ang kanyang screen resolution. Ang variant na hawak ko ngayon is 8GB, 128GB internal storage. Sa likod naman ay triple rear camera system, 48 megapixel lang main, isang 2 megapixel na macro, 0.3 megapixel lang, hindi ko alam kung ano pa yun. Sobrang liit naman ng 0.3 megapixel. And yung nakikita nyo ito sa baba, yan ay infrared sensor. So, para yan sa thermometer niya. Okay, so yes, meron din po siyang thermometer. So, pwede nyo siyang gamitin for contactless na pang measure ng temperature ng inyong mga kasama sa bahay. O friends, tropa, kapitbahay, so on and so forth. Kung gusto nyo lang naman malaman ang temperature ng mga tao nakapaligid sa inyo, that's nice. Sa harap ay ang kanyang 8 megapixel front camera. Okay, 8 megapixel lang po yan. So, and the dual 5G po siya. Ito sa gilid ang kanyang SIM tray, dual 5G po yan. Pwede nyo po siyang lagyan ng hybrid po siya actually. Pwede dalawang SIM pero walang micro SD or isang SIM at isang micro SD. So, hybrid SIM tray slot lang siya. Sa kabilang side naman yung kanyang fingerprint, side mounted po yan, and nandun sa taas yung kanyang volume rocker. Ang battery po niya is 5,280 mAh na battery. Supported din niya ang Wi-Fi 2.4 GHz and 5 GHz na Wi-Fi. So, walang lusot sa inyong Wi-Fi. Pareho niyo masasagap na maayos. And Bluetooth 5.0, which means pwede multiple devices. Multiple na Bluetooth devices pwede niyo i-connect dito na sabay-sabay. Okay? As for the aesthetic and build, para sa akin masyado siyang malaki. Para kung may hawak ng maliit na brick. Siya makapal eh. Oh, pansin nyo yung grip ko. Makapal, and as for the design, may mga bukol-bukol siya. So, medyo may kakapalan din yung chin sa baba. Tingnan nyo. Yan o, oh, medyo makapal din ang chin sa baba. So, hindi ganun ka-elegante ang design niya talaga overall. Sa taas naman, may kakapalan din ng konti. Kasi kung compare mo naman sa phone ko, di ba? Masyadong kitang-kita naman yung difference. Makapal talaga si Oketel WP13 5G. So, pagdating sa handling, medyo alanganin siya. May kabigatan din. So, I'm not sure kung magugustuhan to ng mga malilitang kamay or ng mga ayaw na mabibigat, yung mahilig manood ng sa cellphone nila, Netflix, habang nakahiga. So, mangyayari niya, malalaglag sa mukha mo. Medyo masakit po ang bagsak nito sa mukha. Warning. Okay? Okay. As for the display, okay naman yung viewing angle niya. Kahit naman, kahit saang angulo ka tumingin, medyo maliwanag pa rin siya, malinaw pa rin naman. Ang pangit lang sa kanya sa screen ay dull ang kulay. Hindi ganun ka-vibrant. Compared mo sa aking smartphone, mas vibrant ang kulay, mas buhay na buhay ang kulay. Pero hindi ko sinasabing pangit siya. Sinasabi ko lang is medyo dull lang ng konti. Okay naman overall, mapapanood naman, wala namang maling kulay. Medyo may pagka-dull lang sa kulang sa punchiness yung kulay sa screen, okay? And pagdating naman sa audio, te-test natin 'yan sa audio, papakinggan ko sa inyo.
Base sa narinig nyo, malakas naman siya, walang problema doon. Mas actually, mas loud siya sa aking Infinix Note 8 pagdating sa audio. Kaso nga lang, as for the bass, wala talagang bass eh. Sa Infinix ko, kahit konti, merong may bass eh. Pero ito parang walang bass. So, medyo manipis yung boses ng mga nagsasalita, yung pinaka-sound niya, audio niya. Malakas, pero walang bass talaga. Sorry, basta walang bass. And the camera, okay. Dito tayo sa camera. Hindi ko na kayo paikut-ikutin. Direct to the point ko na kayo. Potato cam po siya. Hindi po maganda ang camera niya. Doon bagsak talaga. Sorry. Honest lang po. Ayokong magsinungaling sa inyo kasi baka pag bumili kayo dito, biglang sisihin nyo ako. Pero dating talaga sa camera, potato cam siya. So huwag nyo siya bibilhin dahil gusto nyo ng camera nito. Hindi nyo magugustuhan ng camera nito. Tingnan nyo yung video ko. Glitchy. So ito po ang kanyang selfie video. Feeling ko jittery. Masyadong jittery. Ano? Hindi stable yung camera. Parang may skip. Alam mo yung parang nag-skip siya ng frames. Selfie video ulit. Ano masasabi nyo? Parang ano siya, yung frames niya is around 15 lang, no? 15 to 20 frames per second. O, di ba nakikita nyo? Parang hindi nga siya 30 frames per second. Parang 15 frames per second lang yata or 20 frames per second lang yung video niya. And the color, well, parang ano, wash up. Parang kulang sa kulay. I'm not sure kung ma-fix to sa future updates, pero I hope ma-fix kasi sayang, ang ganda pa naman ng phone as for performance is concerned. Performance is concerned, maganda. Pero pagdating talaga sa camera, medyo patatas yung kanyang camera. Sorry. And punta tayo sa battery. Doon naman tayo sa good na part. Okay. Switch tayo sa good. Baka sabihin nyo, binabash ko na yung phone eh. Sa battery, doon tayo magkakatalo naman. Sa battery, papakita ko sa inyo. Battery is 21 hours ang endurance time niya. You know, 21 hours. Walang patayan po yan. Tinest po yan ng, sa video rendering, browsing, image rendering, tapos meron pa mga kung anong mga 3D rendering dyan. Walang patayan po tuloy-tuloy. 21 hours po siya bago siya tumigil. Okay? Nung tumigil siya, may 10% pa nga eh. So, 21 hours and 33 minutes, kaya po niya. So, kung naghahanap kayo ng pangmatagalang gamit, like, manonood kayo ng binge-watching ng ilang season ng Grey's Anatomy o kaya ng Big Bang Theory, dire-diretso yun, makakailang season kayo bago nyo matapos, bago nyo malobat ang smartphone na to. So, good ito for binge-watching. Tapos, kung outdoor kayo at medyo matagal kayong gumamit lagi, hindi kayo mag-worry na malulobatan kayo agad nito. So, good na good po. Yun lang yata ang pinaka-the best part ng smartphone na to ni Oktel WP13. Ang kunat ng battery, panalo. Ngayon, punta naman tayo sa performance. Sa performance naman. Sa performance, ang AnTuTu score niya, just in case ng mga enthusiasts kayo ng AnTuTu, that's 355,164 na AnTuTu score. Not bad, di ba? Ngayon, kahit 355,000 yan, hindi pa rin ganun kataas ang settings niya sa game. Kasi, kung maalala nyo kanina sa umpisa, binanggit ko na Dimensity 705G siya, pero meron siyang graphics card na Mali G57 MC2, that's dual core lang na graphics card. So, kahit maganda siya, mataas ang score niya on paper, ang graphics card niya kay Mobile Legends is high frame rate lang, walang ultra. So, nakikita niyo naman sa screen, wala pong ultra yan. Pero okay naman na kasi at least naka-high frame rate, diba? So, not bad, not bad, not bad. Punta naman tayo sa Call of Duty. Sa Call of Duty Mobile naman, medium settings lang. So, parang Helio G80 ko lang na naka-medium settings. Sa Helio G80 ko na Infinix Note 8. Hindi kagaya kay Infinix Note 10 Pro na G90T, kaya niya hanggang high. Pero dito kay Dimensity 700, na may 355,000 score, eh, hanggang medium lang yung settings niya. Not bad, not bad. Hindi naman na ganun kasama yung medium. Pero the point is, kahit nga ganun kataas ang pinaka-processing power niya, processor niya, kung mababa naman ang graphics card, hindi rin ganun kataas ang kanyang settings sa game. So, nasa inyo yan. Makakalaro kayo dito, endurance, lalaro nyo ito ng matagal, makunat ito. Pero, huwag kayong umasa dito na mataas ang graphics settings na makukuha nyo. Ngayon, punta naman tayo sa Black Desert. High settings, kaya niya. Hindi ako nagka-problema sa Black Desert. Actually, smooth ang Black Desert sa kanya. So, good na good siya doon. Sa Genshin Impact naman ay low settings lang. Okay? Kapag tinaas mo siya sa medium settings, medyo nagkakaroon na ng konting frame drop skip. Basta napansin ko yun nung mga ilang laro ko na eh.
ay napapansin ako na hindi kagaya kay Infinix Note 10 Pro na talagang smooth. So hanggang low siya. Pag sa low mo siya inilagay, good na good siya. Wala tayong problema doon. Talagang smooth ang kanyang gameplay. Halos hindi mo mapapansin. Halos wala ka na makikitang frame drops dito. Genshin Impact, low settings, good na good. At hanggang 42 degrees Celsius lang. Kahit na dalawang hours na akong mayigit naglalaro ng Genshin Impact, 42 degrees Celsius lang. Yan po ang kayang gawin ng Dimensity 700. O yes, mas mataas po siya. Yes, Dimensity 700 at 7 nanometer po siya, pero pagdating sa graphic settings, mas mataas pa rin yung G90T na 12 nanometer kasi meron siyang quad-core na graphics card. So, malaki talaga ang difference kapag mas mataas ang core. Kahit pa sabihing mas advanced ang nanometer, yes, mas tipid sa battery ang nanometer at mas efficient, pero dual core versus quad-core na graphics card is malaki pa rin ang difference nun pagdating sa actual na gaming. Ngayon, punta naman tayo sa kanyang mga other features. Meron po siyang infrared 2.0, just in case na hindi ko pa nabanggit, nabanggit ko na ba kanina. Basta infrared 2.0, yung infrared na yun ay para sa thermometer niya. So, parang contactless siya na thermometer. So, itutok nyo lang sa noo and lalabas na yung temperature ng mga kaharap nyo or kasama sa bahay. Mas maganda to actually, para hindi nyo na kailangang hawakan sila. Kasi diba, you know, pandemic, hindi pwedeng hawakan pag may sakit. So, okay siya. Ano na lang, tutok nyo lang sa noo niya, tapos alam nyo na kung anong temperature nila. Meron din siyang pedometer, yun, pang bilang ng steps kung nag-exercise kayo. Meron din siyang FM radio, para sa mga mahilig pang makinig ngayon ng FM radio. Heart rate, meron din siya. Tututok nyo lang sa daliri nyo. Sa daliri nyo isang camera. Itong camera na ito, tutok nyo lang. Tapos open nyo lang yung heart rate na app. Nalabas na ko ilang beats per minute ang para sa puso nyo. So, I think useful to sa mga prone sa heart attack at saka high blood. I'm not sure. Kung may gamit sa inyo ang heart rate monitor, maganda to, smartphone na to para sa inyo, okay? And yes, meron din po siyang game mode, okay? So, kahit paano, pang gaming din naman, pang casual gaming din naman si Oktel WP13 5G. And yes, IP68 waterproof. Tested ko na po. Ayan, papakita ko sa inyo sa video. Waterproof po siya. Makikita nyo naman na binasabasa. Nilublub ko na ng ilang minuto. Actually, pinaglaruan ko pa yan. Inagis ko pa nga yan sa batya at saka sa lababo. Pang trip lang kasi nagkatuwaan sa bahay. So, waterproof po siya. Hindi po siya nasira. Yun nga lang, expect nyo lang kapag basa pa siya, ngongo yung speaker. So, hintayin nyo matuyo siya para maging maayos ulit ang speaker. Yun lang. Yun lang siguro mapapansin nyo. Huwag kayong matatakot kapag naging ngongo siya. Nag-play kayo ng YouTube after nyo siyang basain. Ngongo talaga siya kasi nakapasok ng tubig sa loob ng speaker. Final thoughts na tayo. So, WP13 5G, masasabi ko sa iyo, good siya. Good for mga outdoor people, outdoor use, mga trabahong panglabas, delivery, mga pang-delivery dyan. Okay yung GPS niya. Meron 3 to 5 feet na accuracy siya. Tapos, yun nga, waterproof kasi siya. So, okay lang mabasa. Hindi nyo napaproblemahin na natakpan to. Uy, umuulan, baka mabasa sa smartphone. Hindi nyo napaproblemahin yun. Good siya for binge watching. Yun nga, 21 hours and 33 minutes, walang patayan, browsing and so on and so forth. Kung ano bang pinagagawa ng test na nilagay ko dito sa PC Mark. 21 hours and 33 minutes, walang patayan. Good na good siya. So, pang matagalan talaga si Oktel WP13. Ngayon, kung ang hinahanap nyo naman ay para sa, you know, camera, selfie, wag po ito ang option nyo. Tanggalin nyo to sa option nyo, sa list of options nyo. Tanggalin nyo to dahil patatas po ang kanyang camera. Patatas talaga, literal. And yun nga, yung design, bulky, walang parang, para sa akin, I don't know, siguro personal preference ko lang na may mga bukol-bukol siya at masyadong bulky. Kasi, okay naman si MIDI Bison Pro eh. Nagandahan ako doon kahit rugged phone yun at makapal, may elegance siya eh. Pero ito, wala ko nakikita ang elegance dito. Siguro by taste lang. Baka sa inyo maganda. Maganda ba sa tingin nyo? Maganda ba? Eh, sabihin nyo na lang sa comment section kung nagagandahan kayo kay Oktel WP13 5G. So, soli ko na to after kung i-review. Soli ko na to sa kanila. Overall, performance ang habol nyo, good na siya, average. Lalagyan sa average plus superb yung impressive talaga yung battery life. The rest, average to poor. Okay? So, kayo na mag-decide. Gusto nyo ba bilhin to? Again, kung interesado lang naman kayo, I would recommend na bilhin nyo siya sa Banggood kasi mas mura siya sa Banggood. 12,300 lang. Huling check ko. Hindi ko lang kung magbabago yung price pero huling check ko, 12,300. And yes, available siya for cash on delivery. So, COD. So, bayaran nyo na lang pag na-deliver na sa inyo. Kung sa Lazada naman kayo bibili, gusto nyo mas mabilis, edi mas mahal siya ng 3,000. 3,000 plus. So, saan kayo bili? Again, kung mag-check kayo ng mga gadgets, I would recommend na check kayo sa Banggood.
Okay? Maraming magaganda ron at baka mas makatipid kayo ng malaki. From 200 pesos to 5,000 pesos mga nakikita kong discounted doon na mga item compared sa Lazada. And yes, mga legit po sila. At saka, cash on delivery naman. So, pwede nyo naman buksan bago nyo tanggapin, bago nyo bayaran. So, makikita nyo kung bato ba. Bato ba ang i-deliver sa inyo or something. Pero, I'm not sure kung mayroong ganong balita sa Banggood. Kaya Lazada kasi ang daming ganong balita na actually Lazada and Shopee na bato ang nade-deliver minsan. Kung minalas-malas ka at hindi flagship store ang napagbilhan mo. Pero Banggood, wala pa rin akong nababalitaan. Pero hopefully, walang mabiktima sa atin kung gagamit kayo ng Banggood. Okay? So again, cash on delivery. Checkin nyo muna kung bago nyo buksan or bayaran ang inyong biniling item or gadget. Especially mamahaling gadget. Okay? So, I hope naging informative siya. Sana hindi magalit sa akin si Okitel sa mga pinagsasabi ko rito. Honest lang sana. Honest lang po kasi. Sorry. And yun, hanggang dun lang. Kung nagustuhan nyo ang ganitong review, don't forget to subscribe. Please subscribe. Like, share. Like. Isang like lang po. Free naman po ang like. Wala naman pong bayad. Baka pwede pa-like naman, please. And share. So hanggang dun lang. This is Scott man. I'll talk to you again soon.